Ba't ako namumulon? Oh my God. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ako po ay walang foundation na suot because ako ay mag-product review ng isang foundation. It is the Makeup Professional Color Correction Foundation by Laikou. And other than that, wala na ako nababasang English words kasi siya ay Chinese. So medyo nakakatakot kasi hindi ko alam kung ano ba ang finish nito, dewy ba siya, matte and things like that, wale. So ang nakalagay lang dito ay, I believe this is the shade number 2. Ito yung shade number niya. So yeah, let's open. So ito ang kanyang itsura. Plastic yung takip niya, but yung bote ay bote. Ano yung choice? Babasagin. And then, the pump naman. Social. May pang laban. The pump. Okay. Makeup Professional Color Correction Foundation by Laikou. Yun lang siya. 40ml ang product. That's all. Wala rin shade dito na nakalagay. And walang nakalagay dito kung dewy or matte ang magiging itsura nito. Ang performance and everything, wale. So, medyo kinakabahan ako doon. Anyway, before I start, I will use a primer kasi gusto kong protekta ng aking skin. Oh! Gusto kong protekta ng aking skin dahil hindi ko alam tong product na to. So, let's go and protect our skin kasi wala na nga nagpo-protekta sa akin. Ito na lang, primer na lang. Protect, protect, go. Okay. Parang hindi tayo mag-break out, diba? After applying the primer, let's try naman yung product. Shake muna natin before we dispense it. Ito muna, at the back of my hand. Okay. Little amount lang. Okay. Para siyang moisturizer type. Ayan siya. Comparing here. Yung smell niya, parang moisturizer talaga. Moisturizer or lotion, ganon. Ganon yung smell niya, hindi siya amoy makeup. Okay, medyo may coverage naman siyang nabigay dito. Pero, tingnan natin kung may coverage siyang magbigay sa aking face lock, ba? Diba? Kasi iba talaga yung performance ng product kapag ini-swatch mo sa yung kamay compare sa yung face. On my right side, ang gagamitin ko ay sponge, beauty sponge. And on my left side, ang gagamitin ko ay brush. So, tingnan natin yung difference niya. Gosh, kinakabahan na kay. Kasi hindi ko naman alam tong product na to. I mean, hindi ko siya kabisado. Ngayon ko lang siya narinig. So, let's try. Take a risk, diba? Give it 2 pumps. Go. Tingnan natin siya. Spread natin. Okay. Sana matakpan yung mga imperfection ko. Oh my gosh, ang dami niyan. Pasensya na po, ito po talagang itsura ko. Okay. Let's try this. Mirror. Ay! Clumsy. Parang walang nangyari. First layer to. Okay. Another one. Tignan natin. Pagbigyan natin siya. Baka meron siya pinaglalaban sa second layer. May gulay. Okay, by the way guys, I'm using this beauty blender from Miss Bella PH. Check nyo yung Instagram account nila. Napakalambo talaga nito. Affordable pa. Oh my god. Nangyari? Okay, initial reaction on this. Okay, compared to this one, nagbigay lang talaga siya ng puti. Pero yung coverage niya, wale. Walang coverage na nangyari talaga.
yung imperfections nandyan pa rin at this area, and this one. Itong sumpa na to nandyan pa rin. Hindi siya natakpan kahit konti. So, ewan ko paano pinaglalaban itong foundation na to. Ano ba? Paano ba to? Okay. Try ko sa kabila using brush. Lightweight naman siya. Okay, kahit second layer na yung nailagay ko, lightweight pa rin siya. Pero, kaya nga siya lightweight. Kasi walang coverage na naganap. May gulay. Ano to? Ni-scam ba ako nito? Tignan natin. Okay, using brush, madali siyang may spread out. Blendable naman siya, but then hindi siya buildable kasi at this side dalawang layer na siya pero hindi nag-build up pa rin yung product, ganyan pa rin. Okay, may gulay, ano ba to? Shucks. Okay, dahil ito two layers of foundation, try natin ng pangalawa uli para fair, di ba? Ganyan talaga ang buhay, kailangan fair, di ba? Pag nagbigay ka, todo mo na. Ano pinagsasabi mo, Joyce? Go. Second layer. Diyos ko! Kaya pala, wala siyang pinaglalaban sa packaging niya kung ano ang mabibigay niyang coverage. Kasi, manghuhula ka kung ilang layer ang ilalagay mo para magkaroon ng coverage. Eh, again. Okay. Kaloka. Diyos ko. May gulay. Okay, hintayin ko mag-set sa aking face. Baka naman kasi may pinaglalaban siya pag na-set na, di ba? Baka nandun yung justicia na hinihintay natin. May gulay. Patutuyuin ko lang to. Habang pinapatuyo ko to, share ko lang. Medyo iba yung ilawan natin ngayon kasi nabasag ko yung aking ilaw sa softbox ko kagabi. So, inis ako sa sarili ko. Ang clumsy-clumsy ko. Anyway, baka naman, mga tao dyan, pag gusto nyo magbigay ng mga ipailaw, open naman ako sa mga ganyang idea. When it comes to feelings, yes, feelings, meron pa ba ako nun? Okay, when it comes to feelings, lightweight siya sa face talaga. Lightweight siya, parang kang walang nilagay na foundation. Usually kasi, di ba, when we apply foundation, mararamdaman natin agad yung foundation na may product na talaga nilagay sa face mo. But this one, wala. Para talaga siya yung moisturizer. Di ba, pag nilagay ka ng moisturizer, ang ma-feel mo lang is yung stickiness, kanyan, pero walang heavy feelings. Talagang lightweight lang siya. But yung performance itself, walang coverage na nabigay. Hindi ko siya masabi kung medium coverage ba siya or ano man. Kasi makukompare ko lang to sa isang sunscreen or sa isang moisturizer. Doon ko lang siya makukompare. Hindi ko siya masasabi na foundation ite. Let's try nung walang ilaw. Tingnan natin kung ano yung outcome niya sa aking face lock. Ayan guys, wala akong ilaw na ginagamit dito. Natural light lang yan, galing kay Lord. Ito na siya. Siguro masabi ko, pwede itong base na makeup or pwede ito sa mga girls na ayaw gumamit ng foundation or hindi comfortable gumamit ng foundation kasi medyo nakakapalan sila sa outcome ng isang foundation product. But for me, I cannot use this to myself kasi ayoko ng medyo oily ang finish ng isang foundation. Ayan guys, dun sa natural light, hindi siya masyadong oily yung finish niya. Hindi siya masyadong grayish. Pero pag naka-on na yung mga ilaw ko dito, ayan na, lumalabas na siya. So, medyo risky talaga siya pag ginamit mo when you go out or take up pictures outside. Medyo risky siya kasi ganito yung magiging itsura niya. And for me, kasi acidic ako, so pag gantong klaseng foundation yung gagamitin ko, magiging grayish siya after few hours. I mean, yung face ko magiging grayish yung outcome niya. So, hindi ako comfortable na gamitin yung gantong product. But as I said, pwede to sa mga girls na ayaw gumamit ng mga foundation na nagbibigay ng medium coverage or talagang full coverage sa face kasi nabibigatan sila. But you can use this as your base makeup
And but for me, I cannot use this one. As I said, I'm acidic. Ayoko ng shiny yung outcome sa face ko. Gusto ko matte finish or dewy. Pwede na siya. Pero shininess, I don't like. Kasi nga, diba? Bilugan na ang face lock natin. Shininess ka pa. Hindi na pwede yan. Para ka ng ipiprito. So, hindi siya advisable sa akin, guys. So, anyway, guys. Thank you so much for watching this video. I hope you like it. And please do subscribe and turn on your notification bell, and I see you on my next video, guys. Thank you, and follow me to all my social media. Follow me to all my social media. Ba't ako namumulol? Oh my god. Follow me to all my social media accounts, my Instagram and my Facebook page, guys. Stay connected with me, and bye. I love you.